isang guro na napahiya sa programa ni Mr. Ravi Tulfo, no? Nung napanood ko itong video na ito ng isang teacher na hinusgahan niya agad na para sa isang judge, no? Walang kalaban-laban itong guro. Ma'am Melita Limuco po ay isang guro na kung saan ay nireklamo ng lola ng bata, napahiya daw niya yung bata, no? Pinadala nitong si Ma'am Melita ang card ng bata at saka samang palad ay hindi ito nabitbit ng bata. Sinabi ko nga po sa isa kong post na napakahalaga para sa isang guro na kumpleto yung card na hinahawakan niya. So malaking stress po ang madudulot nito sa isang guro kapag hindi pa kumpleto yung mga card na hawak niya. Kasi sobrang napakahirap pong gumawa ng card at iniingatan po talaga namin ito. So, ang nangyari po, yung bata sa loob ng classroom, pinalabas niya yung bata. So, alam niyo yung pagpapalabas ng bata na yun, binigyan pa niya ng upuan. So, yung bata, hindi siya nangawit dahil nakaupo siya doon. Ang claim ng mga magulang ay napahiya daw yung bata dahil may mga dumadaan. Pero karamihan po sa nagko-comment, wala naman pong masama doon sa ginawa ng teacher dahil ito ay isang paraan ng kanyang pagdidisiplina, no? Na hindi po tama talaga yung ginawa niya na hindi sumunod sa patakaran. Sapagkat may sinabi pong oras kung kailan dadalhin yung card, pero hindi niya nadala. Kung pababayaan po natin yon, edi uulitin at uulitin po yun ng mga bata. So, claim po ni Ma'am Melita ay ito ay isang pagdidisiplina, paraan ng kanyang pagdidisiplina. At umaayon din naman po ako doon kasama ng iba pang mga kaguruan. Ito po ay isang paraan namin ng pagdidisiplina sa bata sapagkat pagka sinabi namin na, oh, ganito ang gagawin ko pag hindi nyo nadala yung card. At pag hindi nga nadala ng bata yung card at hindi yun ginawa ng isang guro, hindi na maniniwala yung bata sa susunod na magbibigay kami ng rules. Kaya kailangan pong sundin yun. So, ang nangyari po, itong mga magulang na ito, pinanigan kaagad nitong si Mr. Ravi Tulfo ang lola na nagre-reklamo na ito raw ay isang child abuse dahil mayroon tayong batas. Matagal na po namin tinututulan bilang mga guro sapagkat itong batas na to ay tinatanggalan kaming mga guro na disiplinahin itong mga batang ito sapagkat wala na kaming pwedeng gawing pagdidisiplina sa kanila dahil kami ay marereklamo. So ito na nga po, na-interview po yung nanay, tinanong po kung ano po yung po pwedeng parusa at pinapili po itong kawawang guro na si Ma'am Melita. Pinapili siya, pwede siyang kasuhan ng child abuse. At sinabi ni Mr. Tulfo na pagka ito ay naisampa, siguradong hindi siya mananalo sapagkat siya talaga ay nagkasala. Pangalawang option, kusa siyang magre-resign at isusurrender niya ang kanyang lisensya. Tama po ba yun? Sa ganung pagdidisiplina lamang ay mawawala yung dangal ng isang guro. Tunay nga na nakakalungkot ang nangyaring ito para sa isang nanay, para sa isang guro na ilang taon nagserbisyo. Itong si Ma'am Melita ay 55 years old na sa pagdidisiplina po sa ating mga anak. Hindi po ang guro mananakit sa mga anak ninyo. Katulad po ng ginawa ni Ma'am Melita, hindi po niya sinaktan ang bata. Yung aligasyon nila na tinutuktukan sa ulo, wala pong prueba doon. Kaya hindi po natin pwedeng sabihing totoo yun. Kasi napakadali po para sa kanila magdagdag ng kwento. Sino po bang guro ang magnanais na saktan po ang kanyang mga estudyante? Wala po. Kaya lamang po nagkakaroon ng pagdidisiplina sapagkat hindi po tama ang ginagawa ng mga batang ito. Kaya po nananawagan po kami sa programa po ni Mr. Ravi Tulfo, maging patas naman po kayo sa mga guro. Pakinggan niyo po yung side po ng isang guro. Huwag niyo po kaagad na sentensyahan yung
yung kasalanan ng isang guru, oo, nagkasala ayon sa batas, nagkasala yung guro. Pero para po sa isang guro, ito'y hindi kasalanan pagkat ito'y paraan ng pagdidisiplina lamang. At ang ginawa ko nga po noong ako'y masyadong nabagabag sa kalagayan nitong si Mamelita, hinanap ko po yung Facebook account ng kanyang anak at nakita ko po doon na talagang nahihirapan itong mga anak ni Mamelita sa kalagayan ng kanilang ina. At nung ito po ay aking chinat, siya naman po ay nag-reply at inaccept po yung aking friend request at kami po ay nag-usap at kinumusta ko po itong sige ng si Mamelita at ang sabi niya nga po ay bumagsak daw po ang kalusugan nitong kanyang mama dahil sa kaiisip sa nangyaring ito sa kanila at tunay nga na sila ay lubos na nasasaktan at ang sabi pa niya, nabanggit pa niya sa akin na tatlo silang magkakapatid na pagtapos ng kanilang mama sa pamamagitan ng pagiging isang guro. So ibig sabihin ito po, si Siginang Melita po, Limho ko, ay isang mabuting ina. Kaya naman po ako'y naniniwala sa mga positive comments sa Facebook account na siya po ay isang mabuting guro sapagkat siya ay isang mabuting ina. Hindi po siya naghahangad ng kasamaan para po sa kanyang mga anak. At lalong hindi po siya maghahangad ng kasamaan para po sa kanyang mga estudyante. Kaya po ako'y nakikiusap na sa mga kapwa ko guro, suportahan po natin. Laban, hindi lamang po ito laban ni Mamelita, kundi laban po natin itong lahat. Ano, kay Mrs. Salve Banyes, na lola ng bata, na naunang nagreklamo kay Mr. Tulfo, panaigin po natin ang pagpapakumbaba. Hindi po pagpapahiya ang intention po ng guro, kundi disiplina lang po na maaaring sinabi ng guro upang magtanda ang bata para sa susunod, kung merong sasabihin ng guro, susundin agad niya ito. At kaya Rosemil, pangalan nito, Rosemil Edroso, na ina ng bata. Grabe namang hiling yan. Patanggalan ng lisensya. Kalahati ng buhay ni Ma'am Melita ay ginugol niya sa pagtuturo. Ganun-ganun lang matatanggalan siya ng lisensya? Dahil lamang sa pagpapahiya na hindi naman, napahiya ba yung bata? Sa ginawa niyong ito, isang guro ang pinahiya niyo sa buong mundo. Disiplina lamang ang ginawa ni Ma'am Melita sa iyong anak. At binanggit nga rin ng lola na puro positive ang comment ni Ma'am Melita sa anak mo. Sa isang pagkakamali lang, gaganutin niyo po yung guro? Grabe naman po, matuto naman po tayong ibaba ng kunti po ang ating sarili. Hindi naman po natin hawak ang mundo. Marami po kayong nasasagasaan, lalong-lalo po mga guro. Nasasaktan po kami dahil para bang wala na pong respeto ang mga... Nawawalan na po kami ng karapatan para sa mga estudyante namin. Ito, hanggang makamit po ni Ginang Melita po ang katarungan. Katarungan, pag nanalo po si Ginang Melita rito, panalo din. Ayan, Ma'am Mel, alam mo ba yung nangyari sa ano? Yung sa isang guro na inireklamo sa Tulfo? Oo, yung pinalabas ng teacher yung bata dahil hindi nadala yung card. So, nagreklamo yung mga magulang sa Tulfo at itong desisyon ni Tulfo ay patanggalan siya ng lisensya at resign daw siya. Ano ba sinasabi ko? At saka grabe ang parents, dapat naman yung before sana na nagpunta kay Tulfo, kinausap mo sa teacher, ang fair naman talaga sa teacher. Sa palagay ko, dapat din muna inatulan yung teacher. Dapat doon ang ginawa. Saligan ng proseso. Saka maliit na bagay lang ako. Oh, may magnakarta tayo. Oo, eh. Dapat doon pagkaganon, pwede naman pag-usapan na lang ng parents at ng teacher. May pagkakamali man yung teacher, pero part ng pagdidisiplina rin kasi. Hindi rin naman niya nasaktan physically rin yung bata. Hindi saka, talaga. Isa pa, yung bata naman, hindi naman siguro na trauma. Actually, yung teacher nga, binigyan pa niya ng upuan yung bata. Correct! Pa, yan nga sabi ko eh. Binigyan ng upuan sa labas eh. Kaya, hindi dapat ganon. Yung teacher pa nga dapat ang magreklamo kasi pinahiya siya. Ano masasabi mo naman kay Mr. Tulfo? Dapat ano, mag-isip muna siya bago siya magsalita. Hindi yung kung ano yung, alam mo yun, yung gusto mo lang tulungan yung nagre-reklamo, yun lang agad yung... One-sided siya. Hindi dapat ganun yun. Dapat, siya lang nga nagsasabi, di ba? Kapag may mga nagre-reklamo sa kanya, kailangan
dumaan sa tamang proseso, dapat ganun din yung ginawa ko. Hindi yung agad-agad siya yung naghapon na tanggalan lisensya. Tama. Porkat wala sa lisensya. O, Sir Jeff, hindi to challenge, ha? Wait lang, dapat seryoso mukha ko eh. O, sige. O, anong opinion mo dun sa nangyari sa guro? Yung hinatulan siya ni Idol Rafi na pinapapili siya kung tatanggalan siya ng lisensya or kakasuhan siya ng child abuse? Una, papatulso ko si Tulso. Kasi hindi siya sumusunod doon sa justice system. So, bago natin husgahin yung guro, kailangan na muna natin titingnan dyan yung 29 years na ginawang mabuti ng guro para doon sa mga estudyante. Hindi sapat yung nagreklamo lang yung lola at yung magulang dahil nadisiplina yung anak, tatanggalan mo ng lisensya. So, napakahabang panahon yung inimbot ng teacher, napakahabang pasensya o PC ng pasensya yung inimbot ng teacher para lang may matutunan yung mga estudyante niya na sa ngayon yung iba professional na. So, hindi sapat yung katwiran na tanggalan ng lisensya ang mga gurong nagdidisiplina sa mga bata. Ngayon kasi, kadalasan o karamihan sa mga bata, nawawalan na ng respeto maging sa mga guro dahil din sa mga magulang na nagtotolerate doon sa mga masamang pag-uugali ng mga ng kanilang anak. Eh, ano masasabi mo kay Tulfo? Kay Mr. Tulfo, siguro huwag tayo maging one-sided. Ayan, ito si Ma'am Zoy. Ma'am Zoy, pwede ba kitang matanong? Yes, po. O, yung tungkol dun sa reaction mo dun sa isang guro na nagpalabas ng bata sa classroom, pinalabas sa binigyan ng upuan sa labas, tapos itong mga magulang ng bata, napahiya daw yung bata, kaya inireklamo sa Tulfo. Diba, alam mo yon? So, ano ang reaction mo doon sa pangyayaring yon? Actually, ma'am, ako napanood ko din yon. At nakakalungkot, naiiyak ako nung napapanood ko. Oo, pareho tayo. Dahil sa nangyari sa teacher at saka sa gusto nilang nangyari. Ang reaction ko doon, ano, tawag doon, kawawa yung teacher. Hindi naman tayo perfecto, hindi naman tayo santo, lahat naman may pagkakamali. Siguro may pagkakamali yung teacher. Hindi ba pwedeng may second chance? Hindi ba pwedeng ang patawad is forgiveness, not love, diba? Nagmakaawa naman yung tao. Tsaka inamin naman yung nagkamali siya. Inamin naman siya, nagkamali siya. Bakit kailangan dumating doon sa point na tatanggalan pa siya ng lisensya? Tao lang po tayo, pare-parehas po tayo, mga makasalanan. Kayo po ba, perfecto po ba kayo? Hindi po ba kayo nagkamali? Eh yung masasabi mo doon sa desisyon ni Sir Rafi Tulfo sa kanyang programa? Hindi po siya dumaan sa due process. Correct. At saka very degrading sa part ng teacher, sila na mismo humusga. It's so unfair.